JC Premier presents Life. These are real life stories and hardships, dreams will always embrace. Believe life's a journey. Lumaki kami sa hirap, pang-apat ako sa limang magkakapatid. Wala sa aming nakatapos ng kolehiyo. Sa murang edad, na-expose na ako sa pag-aaway ng mga magulang dahil sa pera, umaga, tanghali, paggabi. Sa eskwelahan, hindi ako nakakatikim ng bagong damit, bagong gamit. Ako elementary at high school, kaya yung mga pinaglumaan ng kuya ko, siya kong ginagamit para makaraos. Kaya sa murang edad, at the age of 12, nagpas siya akong magbenta ng pandesal. Kukuha ko ng pandesal sa panaderya mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga at kailangan matapos ko siya kasi alas 8 papasok na ako sa eskwelahan eh. Pag uwi ko naman sa hapon galing eskwela, kailangan ko maningil sa aking mga suki. At sa gabi, babalik ako sa bakery, mag-iintrega naman ako dun sa may-ari ng bakery sa napagbentahan ng buong maghapon ng tinapay. Noong mga panahon na yun, talagang mahirap talaga ang buhay ng isang bata na salat sa pangailang. Pero nung nagbibinata na ako, na-promote naman ako. May promotion pala sa bakery, mula pandesal vendor, naging panadero. At dahil masikap akong bata at mabait ako at apat ako sa aking amo, yung may-ari ng bakery, pinag-enroll ako sa technical course. Kaya lang, sa kasamaang palad, kailangan nang isara yung bakery kasi nag-migrate sa Amerika yung mag-anak na petition sila. Ang nagiging trabaho ko lang, kundi janitor, messenger, factory worker, bagger. Tapos pag summer, sumasama ako sa uncle ko bilang mason. Natuto ko pati pagkukulo. Pag hot oil, straight ng buhok, ginagawa ko yan. At sa gabi, sumasideline pa ako bilang DI. Nagda-dance instructor pa ako para lang kumita ng pera. May talent ako ng konti sa art, kaya sumasideline ako sa paggawa ng mga signboard, ng billboard, nagpipinta. Malaki ang pangarap ko sa buhay. Hindi ko nga lang alam paano ko tutuparin. Basta ang alam ko, yayaman ako pagdating ng panahon. Pumasok din naman ako sa iba't ibang networking company. Kumita ng konti, pero hanggang dun lang eh. Hindi ko talaga nahihit yung tamang kitang gusto ko para sa aking pamilya. Mas naging mahirap nung nagkaroon ako ng anak. Hi, guys! Nalaman namin at discover ng doktor sa pala siyang special child. A child with autism. Nung una, marami kong denial. Gusto kong manise, ayokong tanggapin. Pero, nandiyan na yan eh. Mas lalo akong naging madasal. Mas lalo akong bumait dahil sa aking anak. Talagang mahirap ang journey na to. Maraming takot, maraming anxiety. Pero laksang kolob ko dahil alam kong mabuti ang Diyos. Isang araw, meron akong isang kaibigan na nakasama ko sa isang kumpanya. Sabi niya, Val, silipin mo tong JC Premier. Dito, bro, malaki puso nung may-ari. Saka napaka-generous. Pinag-aralan ko yung marketing plan. Pinag-aralan ko yung produkto. At higit sa lahat, pinag-aralan ko talaga yung sinasabi niya may-ari. Doon ko na-meet si Boss Jonathan So at si Boss Carrito Makadangdang.
hanggang sa malaman ko yung mga pasikot-sikot at prinsipyo ng negosyong ito. So yung buhay namin dito sa JC Premier every week, imagine guys, sa lakas ng aking determinasyon, sa loob lamang ng 3 months, inuwag sa akin ang bagong-bagong Ford Ranger Wild Track Pickup. Hindi pa natapos doon, another car incentive pagtungtong ko ng 1 taon, inuwag na pa sa akin ang brand new Honda Civic RS Turbo. Ang pogi ko sa kotse na yan, grabe talaga. Kasama sa incentive ng JC ang travel incentive. Incentive ko, tour to Benifiets. Naka-private plane kami. Wala kaming ginawa kundi magsaya. Talagang lifestyle of the rich and famous ang naranasan namin doon. After ng Benifiets, nag-travel naman kami sa Bali, Indonesia. Nag-stay kami sa Anbaya Hotel. Isang napakaganda 5-star hotel resort in Bali, Indonesia. At lahat talaga nag-enjoy. Trip to Paris, France naman ang na-hit ko. Hindi lahat basta-basta makapunta sa ganitong mga lugar kasi nga medyo may kamahalan. But because of JC Premier, lahat ng to free. Nahawakan ko na yung bakal ng famous Eiffel Tower. Hindi lang yan. Nakapag-shopping pa kami sa pinaka-famous at mamahaling shopping area sa France. Nakabili kami ng Louis Vuitton, ng Chanel, ng Prada, ng Hugo Boss at marami pang iba. Ibang klase, JC Premier. Trip to Japan naman ang sumunod. Nagpunta kami sa Tokyo, nag-shopping kami sa famous Ginza Street na shoppingan sa Japan. At nakita ko din yung Mount Fuji, the famous mountain in Japan. Ang sarap ng experience. Enjoy the food and enjoy the rest of the day. Here is. Na-accept mo na yung pinapa-accept ko sa'yo. Iceland naman ang tour namin. Day! Travel namin next year sa London, England ang aming destination. Talagang mag-jet lag ka sa dami ng travel incentive sa JC. At ang maganda pa nito, kahit bago nakakasama. At dahil sa taglay kong skill, napili ako bilang isang trainer at inspirational speaker ng JC. Hindi lang ako pinapadala sa buong Pilipinas para magsalita, para magbigay ng training. Pinapadala din ako sa iba't ibang bansa para mapagbigay ako ng inspirasyon sa maraming kababayan natin abroad. Pero isa sa pinakamasayang nangyari sa akin ay matulungan ko yung mga tao na niwala sa akin. Dahil yung mga downline ko, unti-unti na nilang nakakuha ang mga pangarap nila. Sa loob lamang ng 1 taon namin sa pag-i-stay sa JC, 6 sa mga downline ko ang nakabali na ng sarili nilang sasakyan. Kaya't lubos ang aking pasalamat unang-una sa Panginoong Diyos. Napakabait talaga ng Panginoon sa akin, lalo sa aking pamilya. Sa 2 taong ginamit ng Diyos para sa mga taong gaya ko na gustong umunlad sa buhay. Kay Boss Carlito Makadamdang at kay Boss John Tanso. Sa upline ko si Edwin Guevara at sa lahat ng bumubuo ng team ko. Para sa akin, lakas ng loob ang aking naging sandata sa pag-unlad. Wala ka na ngang pera, wala ka pang diploma. Kung lakas ng loob, wala ka pa, edi paano na? Ako, si Val de Jesus, dating panadero, isa sa mga successful distributor ng JC. Welcome to the good life. We don't need perfection to be great, because a mistake can turn out to be something great. And this is his good life story. Hi. Now guys, simulan natin sa history. Paano ba nabuo ang online franchise concept ng JC? No, kailangan malaman nyo yung history, lalo pa yung mga bago. Dahil isasagot din nyo po ito sa mga inquiries nyo. Mas magandang, mas marami kayo nalalaman, mas wide ang inyong nalalaman para bawat tanong na papasok po sa inyo, kaya nyo sagutin. Kaya sisimulan ko kayo sa history. Paano ba nagsimula itong online franchise? At take note guys, we are the first and only in this concept. Kapag inalok mo ng negosyo ang isang tao na one and only and first, syempre, andun lagi yung law of the first, lamang na lamang ka na kagad, wala kang kalaban. Di ba? So yun ang pinakalamang doon, kaya huwag kayong magtaka kung bakit lumakas po tayo ng lumakas. Nagsimula ang lahat because of challenges. Ano ba yung mga challenges natin? Huwag na po tayo magpakalayo-layo. Itong hinaharap natin until now, itong si COVID-19. Di ba? Naging threat po ito sa ating hanap buhay at sa ating negosyo. Pag tinignan mo yung macro view, naging threat po ito sa ating ekonomiya. Huwag niyong ihiwalay ang inyong sarili bilang individuals
no, sa pangkalahatan na impact sa ekonomiya. Ikaw at ako, bawat isa ay may contribution sa paglago ng ating bansa. Ganun mo dapat yung tinitingnan, no? So, unahin ko sa employment. Of course, syempre, maraming na-layoff dyan. At ang unang-unang apektuhan dyan yung mga taong no work, no pay. O, diba? Dahil sa pandemic na to. Negosyo. Maraming negosyo tinamaan po talaga ng mga health protocols na hindi sila pwedeng magbukas because of the health protocol. Pag pinapasok yung iba't ibang rule gaya ng ECQ, GCQ, MECQ, and so on, lahat ng Q pa yan, lagi apektado operations ng negosyo na yan. Of course, pag tininan mo yan, pagsara ng negosyo, kawalan po ng trabaho, kawalan po ng oportunidad, syempre magkukulap sa ekonomiya. Diba? Kaya nga, unti-unti natin tayo nabubukas ng ating ekonomiya, binubuksan natin ang turismo, binubuksan po natin ng iba't ibang industriya para makabangon ng ating bansa. Okay, pero lahat ng to dahil po yan sa pandemic na kinakaharap natin, itong COVID-19. Kaya ang tanong ko sa iyo, nasaan ka ng mga panahon na yan? Kamusta ang trabaho mo, negosyo mo ng mga panahon na yan sa kalagitnaan ng pandemya, noong June, noong July, noong start yan, noong May, nasaan ka ng mga panahon na yan? Panantanda ako, March 16, nag-lockdown po tayo, nag-total lockdown tayo, GCQ yan. ECQ yan, no? Ito yung pinakataas na level ng lockdown po natin. Okay, nasaan ka niyan? Ano ginawa mo niyan? Kinabahan ka ba niyan? Mga panahon na yan, abo, lahat tayo kinabahan naman dyan. Dahil due to pandemic, ladies and gentlemen, iba't ibang rules ang ginawa ng bansa natin para hindi po tayo, hindi mapalaganap ang virus na yan. Until now, pinapatupad po natin sa new normal, gaya ng social distancing. Simpleng word, social distancing, pero ano ba ginawang impact nito? Of course, lahat ng bagay, lahat ng negosyo, guys, no, na nangangailangan ng mass gathering, na kailangan ng audience, kailangan ng tao, kailangan ng participation, apektado. At dapat yan itigil. Maging kami, ako bilang isang networker for the last 20 years, syempre, ang medium namin sa gantong negosyo, magbigay ng trainings and seminars, magbigay ng team building, magbigay ng convention and so on. At nangangailangan yan ng mass gathering. But due to social distancing, hindi po pwedeng gawin. Tama? Hindi pwedeng gawin. O kasama na mga restaurant diyan, 'di ba? Yung mga event organizer, kasama na concert, pati religious gathering nga sa pool diyan sa social distancing na 'yan. Pag pinapatupad yung ECQ at MECQ, iba't iba ang bawal diyan at napakahigpit. Tama? Marami rin tao na mga panong ito, guys, sa takot punta ng trabaho, just stay sa bahay at hanggahanap ng pagkakitaan kung saan nasa bahay lang sila. Kasi baka makahawa o makahawa sila ng virus na to. At pag sinabing ECQ, MECQ, syempre, pati yung mga services nahahamper yan. Kasi maraming lugar, maraming daan ang nila-lockdown na kailangan ng napakaraming permiso para, you know, makalusot, no? Eh, paano kung mga delivery yan? Delivery ang service mo, di ba? So, mahihirapan ka dyan. Ilan lang to, guys, doon na binigay ng pandemic na to sa ating lahat kung saan apektado ang ating hanap buhay. Ito na ang new normal para tayong mga astronaut at siguro kahit dumating ang bakuna, andun pa rin yung ating minimum health protocol na face mask and face shield. Di ba? Ayan na, pati yung pagpipigil ng pagpasok sa mga establishment, pinapatupad hanggang ngayon. Ang pinakamasakit nito, yung hanap buhay. Tama? Alam mo, itong mga transport group na ito, mamalapit sa puso ko to because, you know, nung wala pa akong kotse, syempre, commuter din ako eh. Bus, jeep, di ba? FX, yan ang bumuhay sa akin nung ako'y nagko-commute pa lang. Kaya alam mo, awang-awa ako sa mga jeepney driver at UB Express driver na to, guys, no? Nung makita ko na mamalimus na yan sa kalid, wala na po silang nakain. Kaya naman, nung birthday ko nung last July, at the age of 50, golden year na ako, alam mo, ang project ko, talaga nag-donate na lang ako. Nabili ako ng grocery item para sa mga tao na yan at naging masaya po sila. At naging masaya din po ako. Ito yung mga binigay sa atin. Maraming sinarang negosyo, no? Maraming sinarang mga establishment dahil sa pandemic na to. Okay? Alright. Distorbe, anak ko. Ayan. Maraming OFW ang nag-uwian at marami dyan until now na hindi pa nakakaalis. At marami namang OFW na nagpa-plano na makaalis. Kasama ng mga seafarers natin na hindi na po nakaalis dahil sa pandemic na to. Anong ibig ko sabihin? Apektado ang resources nila, ang kanilang pangkabuhayan para sa kanilang pamilya. Now, tanong. Ano ginawa nung negosyo ng JC? Ano ginawa ng may-ari ng JC? Anong response nila para makagawa ng isang oportunidad? Hindi lang i-save kami ng mga existing distributor ng kumpanya, i-save ang trabaho ng mga empleyado, kundi baka gawa pa ng isang proyekto na magiging response sa pangailangan ng maraming tao. Nag-lockdown tayo noong March 16.
ladies and gentlemen. Pero active pa rin kami sa JC ng panahon na yan. Yun nga lang, sarado ang office. Nasa bahay lang kami. At nangangapakan paano gagawin. Okay? In fact, si yung ating owner, si Boss Jose, si Boss Carlito, hindi po namin nakakausap even in the phone. Siyempre, nag-iingat din po sila sa paglaganap ng viruses. Yung pala, kasama sa kanilang pag-iingat, daba na sa bahay, siyempre, taimtim na panalangin, pag-aaral at hingi ng wisdom sa Panginoon, ano ba gagawin niya sa kanyang mga tao. And voila, pagdating po nung May, okay, nagulat na lang kami, nakabuo ng isang konsepto at ginagawa ang isang matinding sistema, okay, through Cloud Panda ng dalawang owner natin, Boss John, Boss Carlito. And that's why nung May 17, this is the first poster na nilabas ng JC nung May 17, okay, sa konsepto po ng online franchising. Dito po, binuhos lahat ng income sa cash, kaya nagbigay kami ng title na Cash is King because during this time, ladies and gentlemen, in time of pandemic, mahalaga ang cash. Because lahat tayo, napaka-uncertainty ng ating future. Kailangan liquid ka, kailangan may ipon ka. Kasi syempre, nanguna, sa pangilangan ng tao, yung may hawak silang pera. Kaya napaka-conservative naman ni Gusyante. Talagang cost-cutting sila, nag-ipit sila ng pera, nagtanggal ng empleo. Pero sila, Boss at Boss Carito, iba. Ginamit pa rin nila yung pera nila para makabuo ng opportunity. Okay? What a long story short, ito na po tayo ngayon. Okay? Talagang ang laki na ho ng pinagbago, ng improvement natin. Ang dami na po na nag-evolve sa negosyong to. At higit sa lahat, marami na po naging milyonaryo sa gitna po ng pandemya. We started May, June, July, August, September, October, November, December, January. 8 months, guys. 8 months. Kagabi, nag-kick-off training kami sa grupo ko. Ang dami po naming team member, ladies and gentlemen. Ang tawag nila, pandemic millionaire. They made millions in their career in network marketing sa gitna ng pandemya. Imagine guys, 'di ba? Yung iba hirap na hirap, pero tayo naging milyonaryo pa. Ito nga yung talaga yung kasabihang kanya-kanyang pwesto sa ilalim ng araw kung paano ka talaga didiskarte at paano mo talaga pakikibagayan ang present situation mo. Okay? Yan yun. Now, online franchising, kaibigan ng ating negosyo. Ano ba yung franchising? Doon muna ka sa franchising. Ang franchising, guys, is a form of marketing and distribution. Isa pong sistema yan in which yung owner ng business system, yung may-ari, ang tawag dyan, franchisor. Alam mo, guys, ang isang negosyo, huwag niyong isipin na may prada ka, gusto kong magnegosyo. May na-discover akong prada na masarap na ganito, gusto ko na magnegosyo. Aba, hindi po ganun ang negosyo. Millions of product available in the planet, boys and girls, ladies and gentlemen, no? Millions of product available in the planet. Pero only, di ba, few proven system talaga ang nagiging tagumpay. Parang ganito. Ilang libong klaseng hamburger meron tayo sa buong mundo. Ikaw at ako baka gawa ng hamburger na masarap. Siguro better than McDonald's and Jollibee. Pero bakit McDo ang nangunguna pagdating sa hamburger? Well, hindi ako fan ng McDo. Diba? Pero mas may maraming sarap sa burger ng McDo. Pero hindi mananalo sa benta ng McDo. Bakit? Because McDonald's created a business system which is proven for so many years kaya naging billion dollar company po sila. Okay? Yun yung sistema ang ginawa ng franchisor. Ngayon, ini-invite ngayon ang individual ni franchisor para maging franchisee. Ibig sabihin, si franchisee, ikaw bilang individual, sasali ka sa sistema ng may-ari at kasama ka magpapatakbo ng isang negosyo using their system and their products and their name. Okay? Siyempre, in exchange of what? Pwedeng commission, pwedeng part or markup ng produktong binibenta mo. The good thing about franchise, ladies and gentlemen, wala ka ng headache in creating system. Guys, ang pinakamahirap sa isang negosyo ay gumawa ng sistema. Success is in the system. Guys, believe me, success is kahit ngayon gumawa ka ng hamburger, i-break mo lasa ng McDo. Pero ewan ko lang kung umaman ka kung wala kang proven system. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya kahit ilang pa, okay, yung lumaban po sa konsepto ng JC, kung yung system po na ginagawa ng kanilang owner ay hindi akma sa napapanahon, hindi magatagumpayan. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya if you have the money, alright, tago mo muna. Baka, you know, mayroon kang iniisip na negosyo, itatayo. Okay? Expert says, kung wala kang time at talentong gumawa ng system, ladies and gentlemen, lalo na kung wala ka namang management skill, all you have to do is to gather your funds and look for a proven and stable company
na nag-o-offer ng franchise. Yun ang pinakamaganda. Okay? Yan. Kaya itong ginawa po natin ng JC, kasama ang showmaking, nag-offer po ng franchise opportunity and take note through online. Hindi na siya po traditional. Kaya lamang na lamang po tayo sa ibang franchisee sa ibang kumpanya. Okay? Naintindihan, mga kapatid, na para mas maging familiar ka, marami ka franchise. Okay? Maraming franchise na company po ngayon. Simula mo sa pagkain o ng fast food, gaya ng local Jollibee, McDonald's, KFC, yan, Burger King, Taco Bell, andyan ng Subway, sandwiches. Siyempre, pati yung mga food cart sa mall na nakikita mo, ano, pati yung mga binibentang binatog dyan, pati yung mga mais dyan sa mall ng mga maliit na food cart, alam mo, franchise din yan, baka hindi mo alam. Kasama na siyempre ang showmaking. Pati ang services, gaya po ng David's, yung Rapide, yung mga level up sa restore gaya ng 7-Eleven, ng Mini-Stop. Marami, may Alphamart pa. Ito, education to, itong common. Pati na gasoline station, pinapranchise na rin po lahat yan. Yan yung mga sample para mas may idea ka. Alright? Now, ang maganda naman sa franchise, ladies and gentlemen, pag ikaw talaga naging pioneer. Tandaan nyo ha, pag nag-offer ng franchise at ikaw ang nauna, may law of the first advantage ka na kagad, lamang ka na kagad. But take note guys, ang sabi ko, if you are pioneer in franchising system nila, but take note, you have to, of course, consider the stability, the name, okay, and proven system of that company. Baka yung company niyan, walang niya, 1 year pa lang, tapos nag-offer ng franchise, hindi pa yung proven, sumali ka. Aba, hindi po ibig sabihin, yayaman ka na. Diba? Ibang usapan po yun. Okay? Pero pag sinabing franchise pioneering, advantage po yan. Because unang-una, yung value appreciation. I remember when I was 13 or 12, it was 1983, narinig ko yung word na Jollibee. No? Jollibee. The first time I heard the word Jollibee was 1983. Okay, grade school ako noon, grade 6, may baon po yung aking kaklase na manok na mabango, masarap, malutong. Ang tawag daw niya ay Chicken Joy. Chicken Joy. Jollibee, sabi niya. Jollibee. Nanay ko nag-work sa Jollibee, sabi sa akin ng classmate kong babae. First time. Then I don't know what is Jollibee. Bata pa naman ako noon. Then today, kung pag binilang mo ang mga panahon, 1980s yun, it's 2021. Right now, it's more than 40 years. No? Tama ba ako? Yeah. Kulang ko lang 40 years nang nakalipas, mga kaibigan, mga kapatid. Imagine nung panahon na yun, siguro, kung nag-franchise ang Jollibee ng mga panahon na yun, siguro kulang ko lang 200,000 o wala pang 100,000. Maybe ang product nila, kote pa lang, baka manok lang yan, tsaka chicken. Eh, no? Diba? Pero imagine guys, kung ikaw yung tatay mo, ay may ipon ng panahon na yan at nag-franchise kayo noon, magkano na ang Jollibee ngayon? Something like 20-30 million. Nakuha nyo? Diba? So, para siyang paper asset na yung valor niya, syempre, lumalaki at pwede mong ibenta yung franchise rights na yan. Yan ang maganda ngayon dyan. Parang itong showmaking po natin. Yung showmaking nag-start yan 2016, 14 years na. 58,000. Yung food cart na nakikita nyo sa mga supermarket, sa mga grocery and malls, no? Yung food cart natin na showmaking, 58,000 lang yan. Right now, if you're going to apply for a concept nung showmaking, ibig sabihin yung physical food cart, not the online franchise, it's 288,000. Sa paglipas ng panahon, syempre, nag-appreciate yung value niyan. Alright? Yan ang pinakamaganda. Kaya nga, pakikusap ko lagi sa mga nag-online franchise, yung 16,888 na hawak mo at binayad mo, maybe a couple of years from now, okay? At yung potential ng hawak mo na yan, limpak-limpak na nakita, siguro pag binili ko sa iyo ng 50,000 yan, hindi mo sa akin bibigay. Kasi alam mo, yung potential niyan, sobrang laki na. That's number one advantage. Number two, timing. Mahalagang mahalaga yung timing. Yung pinasok nyo ngayon, talagang timing. Bakit? Kasi unang-una, we are the first and only. Number two, yung direction talaga ng negosyo online. Diba? Andun talaga eh. Andun talaga. Alam mo, kahit mga taong di marunong ngayon sa internet, tag-aaral lang gusto dahil to adapt the new normal. Online po talaga. Oh. Nung minsan, naka-dinner ko yung isang napayamang tao. No? Meron siyang 40 branches of Jollibee. No? Yan. Kaibigan po ni Boss Joe yan. And because of Boss Joe, napakilala niya ako kasi birthday ko po yun eh. Birthday ko po yun. Binloto ako ni Boss Joe sa BGC sa Shangri-La. Sobrang yaman ng taon to. Hindi lang Jollibee ha. Marami pa siyang negosyo. Mostly food. Sabi ko, sir, kung mag-Jollibee ako ngayon, meron akong pera, 30 million. Okay pa ba? Okay naman, pero sa mula lagay.
Sabi sa akin ganun. Kasi syempre, yung timing sa Metro Manila, eh medyo late na ako. Kumbaga, 'di ba? Hindi gaya ng time nila. Naka-position sila ng mas maaga at mas maganda in terms of product proposition. Tama? Yun ang kagandahan nun nung sila yung mga nauna. Importante po yun. Diba? Okay. To position your product sa merkado. Alam mo, itong Boy Bondat na nakikita nyo, ha? Grabe ho to si Boy Bondat. Dahil pag ito binuksan, itong nagka-fast food na po tayo ng Boy Bondat, eh grabe na po ang magiging response ng tao dyan. And today, wala pa tayong fast food, pero si Boy Bondat, alam mo, napakarami na talaga nag-aabang yan. Dahil yung product natin sa Boy Bondat, no, gaya ho ng sisig, ng pares, tapos ngayon meron pa tayong kare-kare tsaka goto, ay grabe, umorder ako kahapon, dumating naman agad yung order ko, mamaya titirahin ko yung aking goto kasi naghanda pa ako ng tokwat baboy. Eh, ako, napakasarap po yan. Kaya guys, napakaswerte ho natin sa opportunity ito. Now, next is, syempre, again, hindi porke pioneering eh yayaman ka na. Kailangan talaga dito yung stability nung pinapasukan mo. Kaya gusto kong ipakilala, sino ba ho si JC? Sino ba ho si JC Worldwide Franchise? Guys, para maintindihan po ng marami, ang mother company ho na nagsimula nung konsepto is si JC. JC is initial po ng name ni Jonathan and Carlito. Alright? Yan. Si JC Worldwide Franchise naman, yan po yung operator ng showmaking, yung food cart po natin. Magkaibang ano po to, entity, no? Pero isa lang ang may-ari. Ang ginawa, pinagsama ho ni Boston at Boss Carlito in one opportunity para makapagbenta din po tayo ng mga pagkain na to, lalo na nung panahong itong panahon sa pandemic. Yun po yung history. Okay, unahin ko na po si JC. Sino ba si JC? Siya po ay 6 years old direct selling and network marketing company wherein nag-distribute po kami ng mga health and wellness products from beauty, skincare, personal care products, health products, and so on. Yan po si JC. Diyan po ako sumali 4 years ago. Si JC Worldwide naman, as I've said, itong operator naman, nakikita niyong mga brand na to. Yung Magic 5 na yan, yung Super 5, yung Potato King, Noodle House, Burger Factory, Shoko the King, at ang pinakasikat na showmaking. Si Cloud Panda, ang pinakamalaki din po na itulong sa sistema po ngayon. Si Cloud Panda kasi pag-aari din po yan ni Boss Joe. Sila naman ang gumagawa ng mga sistema ng iba't ibang kumpanyang ito para papalakad po natin ng maayos, especially on the online platform. Okay? Now, meron din po tayong media entity. Meron tayong Mindanao Daily Mirror, pero syempre, nasa base sa Mindanao. Pinapakita ko lang po sa inyo ano pa yung mga company na pag-aari po ng ating dalawang owner. Si Boss Joe, ang ating CEO, at si Carlito Makadangdang, ang ating Vice President. Alam mo, sobrang blessed ang company po natin because sa gitna ng pandemic, sunod-sunod ang mga award at natanggap ng ating mga owner galing po sa Asian Leaders Award. Mula po sa award ng Global Entrepreneur of the Year, tinanggap po natin yan just a month ago. Sa TV5 pa yan ginawa. Okay? From Asia Leaders Award rin. Inaward din po tayo na Franchise Company of the Year, Showmaking. At meron tayong malaking billboard dyan sa EDSA. No? Minimension dyan itong award na to. At syempre, Multi-Level Marketing Company of the Year, galing din sa Asian Leaders Award, ang ating JC. So, ibig sabihin, guys, hindi po kayo nagkamali ng pili sa kumpanyang ito dahil talagang dekalibre ang kumpanyang pinasok nyo. Ayan. Kung dalawang to, talaga malapit sa puso ko yan. No? Alam mo, si Boss Joe, pagdating po sa communication, pagdating po sa leadership, marketing, and sales, ay grabe ho yung tao na yan. He's the best guy para hanapin mo in terms of marketing and sales, communications, and leadership. Pagdating naman sa brain, sa utak, sa statistics, sa actuation, numbers, IT, ba? Hindi papahuli yung isang pogi po nating VP no other than Mr. Carlito Makadangdang. Ha? Boss Carlito, marami pong salamat. Kagabi, grabe yung saya ng mga tao ko dahil napaunlakan niyo po kami ng inyong oras at nag-share po kayo sa aming kick-off training kagabi. Thank you very much po, Boss Carlito. Okay? These are the product ng JC. Ayan. Okay, may mga hiwalay po tayong training about the products. Malaki rin po kikitain nyo dyan. Kikita po kayo ng 70% yan pag binibenta nyo online man or offline. Please, sabay-bayan nyo po yung mga training natin sa ating online franchising group. Ang mga product na yan, guys, ang nagtitrain dyan, mga doktor. Meron tayong dalawang in-house doktor, si Doc Sol at si Doc Vic Escueta.
sila nagdi-discuss niyan yung mga product po na yan. Part din ako nung product training po, no? Soon magre-render po ako ng mga produkto. Ito naman yung mga kliyente ng Cloud Panda para makita niyo lang na hindi po talaga siya maliit na kumpanya. Malaking kumpanya ang ina-handle po ng Cloud Panda para gawin po ang sistema. Okay? Ito yung Mindanao Daily Mirror Magazine sa Mindanao. All right, now. Let me share you guys sino ba si JC Worldwide. Again, a 14 years old company na food based ang kanyang medium. Yung ating manufacturing site, ibig sabihin kung saan ginagawa yung mga siomay, yung mga siopaw nandiyan po sa Dasmarinas, Cavite. Yung blue na building na yan, dyan po ang ating factory, ang ating manufacturing. State of the art po ang mga machine dyan because lahat ng machine dyan ay napakalinis, mga moderno guys, made of pure stainless po lahat dyan. Kaya rest assured, walang kalawang dyan, walang heavy bacteria po dyan dahil ang ating facilities guys ay certified po ng ISO or International Standard. Of course, certified din po tayo ng GMP or Good Manufacturing Practice. Kaya, you know, malinis po talaga kalidad yung ating facilities. Tandaan nyo po lagi yan. Here's our office. Office po ng JC Worldwide nasa Makati. Ito po yung ating lobby, yung ating opisina no nung departments po nung JC Worldwide sa Makati. Andiyan din po sa Makati ang ating commissary, ibig sabihin andiyan po ang nanggagaling ang mga deliver po na nahatid sa bahay nyo. Andiyan po lahat yan. Andiyan ang storage po natin, yung mga frozen products na andiyan na guys sa Makati para mas malapit kaysa manggaling pa ng Cavite. At mind you guys, lahat po nung ating facilities po ay fully automated. Mean to say, ba't ko kailangan bagitin to? Yung mga pagkain po natin like siomay and siopaw, sinisecure po namin yung kalidad. Kalidad, lasa, timbang at laki, kasama na ang korte. Okay, hindi distorted. Ang gumagawa niyan talaga purely machine. No? Para uniformity, para standard. Wala na pong human intervention dyan doon sa paggawa ng pagkain. Ang ginagawa ng mga tao dyan, syempre, mag-ayos, mag-pile up, mag-store, mag-deliver, mag-pack, mag-repack, yun ang ginagawa ng tao. Pero yung gawa mismo ng production, lahat yan, machine, robotics na po lahat yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, grabe yung mga machine yan, tsaka mabilis ha. Million ang ginagawa po natin siomay tsaka siopaw every month. Ito yung, food cart, no? Yung physical food cart na sinasabi ko sa inyo. Yan po yung nagkalat sa ating buong bansa, buong Pilipinas, may git 1,000 na po yan. But sad to say guys, marami dyan ang sinara muna in the meantime. Kasi syempre, due to pandemic, di ba? Hindi pa nakaka-recover yung mga establishment kung saan nag-require po ng dine-in. Kaya marami din dyan sa mga owner ng franchisee po natin. Of course, nag-ship sa online. Kasama na po tayo doon. Okay? Of course, visible yan. Nakikita mo yan sa iba't ibang establishment po. Available po ang mga food cart, yung mga bukas pa hanggang ngayon at mga nagbukas na sa SM Robinson hanggang MRT and LRT, siyempre si Pure Gold, andyan, maraming show making dyan. Hanggang Santa Lucia Mall, hanggang Ayala Mall, hanggang Ever, Gaisano, Shopwise, at lahat pa ho ng kailang establishment. Kasama na nga mga hospital. Alam mo, sa Children's Hospital sa Quezon City, nakakita ko ng show making dun, lakas-lakas. Sa mga bus station, nakakita rin po ako. Sa mga government establishment, nakita ko din yung mga outlet po na yan. Talagang profitable po talagang ang food cart. Eh. Una, dahil pagkain yan at higit sa lahat, mabilis pong i-serve yan. Itong mga celebrity na po yan ay katulong po natin yan sa, syempre, endorsement, syempre, sa ating advertisement. Pero they are not just a brand ambassador. Ladies and gentlemen, trusted din po nila itong brand na to dahil sila po ay mga franchisee din. Lalo na po itong pinaka-active natin ngayon, itong si Tintin Bersola. No? As far as I know, apat na showmaking ang kinuha niyan kasama si Julius Babaw. Meron din si Ines Binacion, ayan si Julius Babaw. Si Meg Imperial, andyan din po si Sunshine Dizon, Marie Cardemesa, Diana Subiri, Matt Evan, si Glyza De Castro na nasa Europe ngayon. Alam mo, nasa Ireland ata tumaba ito. May showmaking din po yan. At ang pinaka-active po natin, ang showmay ng ina mo, si Idoles Alas, tsaka si Sir Gerard Sibayan, sobrang active po ngayon yan sa online business natin. Okay? So alam mo na ng history, alam mo na rin po yung background. Pero syempre, mas naliman pa natin, kailangan maunawaan mo, ladies and gentlemen, yung business na pinasok mo. Alam mo, pag ang isang bagay na ginagawa mo, hindi mo naunawaan, hindi ka po tatagal. Unti-unti, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng interest. Kailangan meron kang puso, meron kang deeper understanding sa negosyo pong ito na para mahalin mo siya. Guys, mind you, itong negosyong pinasok mo, ladies and gentlemen,
ito po ay mga negosyo na lumakas po sa gitna ng pandemya. Oo, partida. Sa gitna ng pandemya, ito yung mga negosyong lumakas. At kasama itong negosyong gagalawan mo. Well, ito ba yung mga lumakas na negosyo nung walang pandemya at sa gitna ng pandemya? Walang kalaos-laos na mga negosyo. Unang-una, pagkain. You and I knows, guys, no? Pag sabi pagkain, syempre, kailangan ng tao yan. The fuel of our body. Kailangan ako nakapasalita ngayon dahil kakakain ko lang yan. O, diba? Fuel ng katawan yan eh. Hindi pwedeng hindi kumain ng tao. Necessity po yan. Maging sino ka man, 'di ba? Kailangan mo ng pagkain. Pag nasa pagkain ka ng na negosyo, lamang ka na kagad kasi unang-una kailangan po ng tao ang pagkain kahit saan lupalop man ng daigdig. O 'di ba? Alam mo, guys, no, nung sa gitna ng pandemya, matagal na po ako, dekada na po ako nag-iinvest sa stock market at isa po ako sa tinamaan talaga nung bear cycle, no? Itong stock market talagang sumadsad po ang presyo at hindi ako naka-out kaagad dun sa aking stock position. Talagang bagsakan po talaga as in sa level po na napakababa ng presyo ho ng merkado sa stock market. Pero pag inobserbahan mo, ladies and gentlemen, among those company, publicly listed company ng stock market, may natatanging kumpanya na hindi po bumagsak, tumaas pa nga. Alam niyo kung sino? Okay? Itong si Pure Gold tsaka itong si SM Prime Holdings. Sino ba sila? Siyempre, SM at Pure Gold. Di ba? Napansin nyo sa gitna ng pandemya kung saan napakaraming pila. Mas mahaba pa yung oras sa pila kaysa po sa pamamili. Mas mahaba pa yung pila sa counter kasi namili ka. Naalala nyo po yun? Yung mga panahon na yan na talagang pila-pila sa pagbili ng pagkain. Kasi ang mga tao, they wanted to secure the food in the table because of pandemic, because of lockdown. Di ba? Napansin nyo yan? Mga panahon na yan? Sila po yung lumakas. Yung pagkain. Yan. Pati mercury drug. May pagkain din dun eh, di ba? Oh, you see? Yan yung lumakas na negosyo. Basta larangan po ng pagkain. Hindi naman lahat. Kasi kung restaurant, pagkain din. Ang problema nga, hindi nga makapunta yung mga tao sa restaurant dahil bawal nga. Di ba? Pero itong Pure Gold tsaka itong SM, itong Save More Supermarket ng Robinson, yan po yung namayagpag. Kahit din naman hindi pandemic, namamayagpag yan eh. Ang ibig ko sabihin, guys, itong negosyo ng pagkain, anumang panahon, patok. Di ba? Yan, yung Pure Gold. Oh. Nabutan nyo to? Naalala nyo to? Yung pila, yung haba-haba ng pila, yung isang oras, dalawang oras ka sa pila, may social distancing pa, di ba? Mga upuan, hiwa-hiwalay. Marami kong feature na naipon dyan eh, sa panahon na yan eh. Next is kalusugan. Hindi matatapos ang need sa kalusugan. Tama ho ba? Di ba? Alam mo, dumating ang punto na ang mercury drug sa amin sa Quezon City, sa Lagro, eh wala pong tinda. Hanggang mula, kahit na chips, at juices, wala kang mabili. As in, bakante yung freezer nila. Kasi gamot din, out of stock, supplement din, vitamin C, talagang nag-out of stock sila ng mga panahon na yan. Yan po yung talagang namayagpag sa gitna ng pandemya. At dahil pagkain, ang mga tao natuto hong maging plantito at plantita. Hindi dahil sa boring sila sa bahay, walang magawa kundi magtanim, kundi alam nila na yung tanim ay mahalaga bilang pagkain. Tama ho ba? At pati ako ginawa ko yan. Ito sa bahay ko ngayon, ang dami kong tanim dyan. May pechay ako, nagtanim pa ako ng maninong isang araw eh. Meron akong eggplant, meron akong sili, meron akong mulberry, meron akong Chinese kangkong. Pati ako nagtanim talaga. Kasi, syempre, pagkain yan eh. At kailangan ng tao yan, di ba? Kalusugan din yan. Yung drugstore din, namayagpag yan. Kasi kalusugan yan. Wala na silang drugstore sa gitna ng pandemya. At higit sa lahat, pangatlo na industriya. Una, pagkain. Pangalawa, kalusugan. At pangatlong industriya na namayagpag sa pandemya ay delivery services. Yan ang bumuhay din po sa negosyo ko, yung delivery na yan. Okay, wala pa tayong delivery services noon. Talaga nakasandal po ako sa Lala Move at Mr. Speedy. Pero ang laking tulong. Ako mismo, witness ako kung gaano kalakas at gaano talaga katindi ang business po ng delivery services. Isa ako sa witness niyan. Kasi nagbebenta talaga ako ng frozen siomay at siopaw. Talagang pinapalalamog ko talaga. Di ba? Para baka benta. Hanggang na nagkaroon tayo ng copper mask. Yan. Gamit na gamit ko yan. Isa pong kontribusyon sa ekonomiya sa pagbangon ay ang mga delivery services. Alam po ng ating gobyerno yan. Okay? Now, again, ulitin ko. Yung tatlong industriya, pagkain, kalusugan, at logistics. Mga kaibigan, mga kapatid. Now, let me tell you this.
pag ito ang pinasok mo, kung tatlong negosyo to, wala kang talo. Patokan na agad. Lamang ka na agad. You are ahead of the game. Kasi ang tawag ko dyan, adversity proof. Huwag natin pag-usapan ng lockdown tsaka ang pandemic. Huwag natin pag-usapan ng COVID. Dahil kahit hindi COVID, so tatlong to namamayagpag sa lahat ng panahon. Adversity proof. In terms of adversity, andyan pa din sila. Kahit bagyo, lindol, baha, may kudeta, bagsak ang ekonomiya. Huwag naman sana siguro kahit naman may gera. Ang pagkain kailangan, ang kalusugan kailangan, at ang logistic kailangan pa din talaga. Tama, pagkain. Kakain tayo eh. Ano yung pinasok mo kay JC? Diba? Showmaking, Mang Box, Boy Bondat. O diba? Pagkain yan eh. Kailangan yan eh. At yung mga pagkain natin, hindi mo na kailangan i-discuss kung anong pagkain yan. Dahil traditionally, kinakain na yan araw-araw. Showmay, ngayon may goto. I'm very excited with my goto, mamaya. May meriendahe ko yung goto. Ha? Sarap ng goto ni Boy Bondat eh. Diba? Lalo ngayon, nag-uulan. O ano pa? Alusugan. Andyan ang JC products. Mula sa personal care, hanggang napkin, hanggang food supplement, hindi kayo iiwanan po ni JC at bibigyan ka ng malusog na katawan. Diba? Panglaban at depensa sa paglaganap ng viruses. Salamat po sa Diyos. Alam mo, itong JC family po natin, so far, sa haba ng pandemyang ito, so far, wala pa akong natatandaan na tinamaan sa atin ng malala at pumanaw. Diba? Siguro talagang kaloob ng Diyos na malakas tayo because of JC products, ha. Marami tayong dilaklak na barley, eh, di ba? Kaya, di ba? Malakas ang super naman ako naman. Isang taon ako nakatawid sa 2020 na hindi ako nilagnat at ang aking pamilya. Salamat po sa Panginoon Diyos, ha. Eh si copper mask we consider as health na din eh. Kasi protection po natin 'yan eh. Protection po natin yung copper mask. At grabe ang bentahan ni copper mask sa kaliwat kanan po na kontrobersya na tayo pinupukol, eh wala po silang nagawa. Wala silang nagawa sa atin. Talagang matindi si copper mask at maraming kumita po dyan. Logistic, eto na! Guys, to ang pinakabago po natin, si Tok-Tok, dumating na po. Na nung una, pinag-iisipan lang namin, nagbabaliwan lang kami nila, Boss Joe, na magkaroon tayo ng delivery services. Ngayon, eto na sa Tok-Tok. Malakas na at patindi ng patindi, paganda ng paganda ang ating sistema, parami ng parami ang kumikita, mga kaibigan, at ang dami na po talagang gustong-gusto magkaroon po ng Tok-Tok operation. Ayan, logistic. Again, okay, you should be thankful and grateful, guys, na nakapunta ka sa negosyo to. Pasalamatan mo yung sponsor mo, yung nag-invite sa'yo, na na-expose ka sa opportunity ito. At, mind you, mura pa. At 16888, guys, yung nakita ko na sa'yo, ano ba advantage ng negosyong pinasok mo? Pagkain, kalusugan, at logistics. Yan yung advantage mo. Ahead ka na kaagad sa mga barkada at kaibigan mo na wala at di kasali sa negosyong ito. Okay? Ano ba mga advantage sa pagpapasok mo dito? Unang-unang advantage mo, ladies and gentlemen, nasa online system ka. Hindi mo kailangan super maging techie, kumuha ng course, ng computer, anything about computer, anything about IT, hindi mo na kailangan yan. Company na po gumawa lahat ng sistema sa internet. Alam mo, kung wala ka sa online business ngayon, mahihirapan kang magnegosyo. Sa panahong ito, guys, kailangan, you have to embrace, no? You have to embrace the technology. Ako, napaka-jolog ko magtrabaho, but I don't have the choice but to embrace the technology because sa bagay na to, dito lang po ako talaga makaka-adapt sa panibagong yugto ng pagdenegosyo. Sabi ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Para ka lang hindi nagnenegosyo kung walang internet base o touch ng internet base yung iyong pagdenegosyo. Kailangan po yan. Sa panahong ito, guys, maniwala ka sa online system, pati mga senior, nasa Facebook, nasa laptop, nasa gadget. Senior, guys, nagsha-shopping gamit online. Sabi ng mga senior, umaangal na po sila. Bakit sa online wala kaming 20% discount? Senior kami ah. Uy, tama naman. Sabi na you have to make the law na kahit sa online shopping makapag 20% discount kami, sabi ng mga senior. Di ba? And true, na pati senior ngayon nasa internet na. Tama ho ba yun? So mahalagang mahalaga na sa online system ka. At ang swerte mo, kampanya na gumawa ng online system mo. Pangalawa, timing. As I've said, ang direksyon ng negosyo ngayon talaga is internet. Ang negosyo talaga is online. At nandun ka na. Nandun ka na, nakaposition ka na. Ahead ka na naman uli sa mga kilala mong wala sa ganitong klaseng negosyo.
At higit sa lahat, ito dapat mong i-cherish at dapat mong ipagpasalamat yung maging partner ka ng JC. Mind you guys, once you become a member ng company ito, you are not just a customer of JC. Hindi ka na customer, hindi ka na ordinary. You are the partners already. You are the part of the system. You are under the big umbrella, okay, with the leadership of these two gentlemen here. Kaya dapat part ka ng solusyon, part ka ng mga idea, tama, sa negosyong to, partner ka namin. Wala tayo relationship between me as speaker and you as my audience, or me as upline, you as my downline forever, or I'm your employer, you're my employee. Wala tayong ganun. Pantay-pantay po tayong lahat. We are partners here. It so happened, kami lang yung nauna, kaya we have the, you know, the assignment, the task, para i-orient po kayo para hindi ho kayo maligaw. Tama? Okay? Ang pinakipasalamat mo, yung may partner ka na dalawang ito. Kasi hindi lang po showmaking, hindi lang po copper mask, o hindi lang po tok-tok ang negosyo darating sa paglipas ng panahon. Sabi ka ni Boss Kerr dito sa amin kagabi, itong 2021, it's gonna be a great year dahil marami pa kaming surprise para sa inyo para mag-million ho kayo buwan-buwan sa negosyo ito. Doon kayong matuwa. Imagine this, guys. Imagine this. Most of the businessmen today, again, cost-cutting. Diba? Reducing their manpower para makatipid, para makasave at isave yung kanila talagang negosyo. Pero itong dalawang to, guys, iba. Diba? Instead of cost cutting, they wanted to establish yung business nila nang walang ma-layoff na empleyado at napaka-risk taker po nila in terms of capitalizing, no? Mga petal pa, mamuhunan pa para mag-expand, para mag-extend, para magpalakas pa, gumawa pa ng promotion, etc. Para kanino? For them, no. It's for you guys na bago sa negosyong ito. Imagine this. Ilang milyon ang ginagastos ng kumpanya natin sa mga higanting billboard na to. Itong bagong billboard natin sa kanto po ng West Avenue tsaka po ng EDSA sa may SM North. Nako, ang laki po nito. Di ba? Andiyan po si Alden Richard. Tawan-tawa ko sa kwento ng downline ko. Negative daw sa networking. Negative dahil sa networking. Pero sumali. Eh, ba't sumali? Kasi idol niya yung Aldab. Yan dahil sa Aldab. Sumali yung nanay niya. At dahil sumali, doon nalinawan yung utak ng nanay niya na sarado noon sa beauty ng network marketing at online franchising. At ngayon, baliw na baliw sila. O, ganun nakatulong sa akin itong si Aldab, itong si Min Mendoza at saka itong si Alden Richard. Di ba? Ito, yung, ito sa may SM Mega Mall, itong ating copper mask billboard. Itong LED billboard na to, guys, hindi ito tarpaulin, ha? LED po ito. Ito ay LED nandyan sa Magallanes Interchange. Ito pang isa, itong showmaking with Erwin Tulfo, LED po ito. Another one, nandyan sa may Marcos Highway. May mga LED billboard po tayo ng tok-tok dyan. Imagine guys, no? Di ba? Malaki ang gastos dyan. At lahat ng yan, tulong po sa atin ng ating kumpanya. Okay? At lastly, ano bang advantage mo? Definitely a rare opportunity, guys. What do I mean rare? Libutin mo man ang internet, baligtarin mo man ang North Pole tsaka South Pole. Guys, yung 11-in-1 business mo na nahawak ngayon, wala kang makikita. At 16,888, ladies and gentlemen, pag kinumpiyot mo yung value, aabutin ka ng nasa around 5.5 to 5.6 million. Pag inisiisa ko yung presyo, yung value ng mga nakuha mo na negosyo, overwhelming talaga. Imagine 16,888. Magawa ka lang ng sistema ng tok-tok, mangangamote ka. System pa lang, ha? Yung application pa lang. More or less, something like 50 to 15 million pataas. Apps pa lang yun. O imagine, di ba? Hindi basta-basta, you know, hindi maiisip ng ordinaryong negosyante yung mga nagawa natin sa JC. Kaya ipasalamat mo yan. Ipasalamat. Kaya, guys, kahit mag 20,000 patong joining fee natin, guys, no? Kahagatin to. Believe me, kahagatin to. Kasi alam ng mga negosyante kung gaano kahirap magputap ng negosyo. Take it from me, guys. Negosyante rin po ako. I'm a non-traditional businessman. I'm an online entrepreneur. But also, I'm traditional. I have 3 stores of batteries and chargers, no, ng laptops and cellphones sa mga malaking mall natin, sa SM Mall. May pwesto ako eh.
I have one in Mall of Asia. I have one in SM San Fernando and the other one in Sukat. Pero yung Sukat, close down ko muna kasi tinamaan talaga ng pandemic yan. Sa isang store pa lang guys, sa isang store ko pa lang, maliit lang yung kiosk lang po yun. It's a 6.24 square meter na kiosk sa lobby po ng Cyber Zone. Namuhunan po ako dyan ng close to 1 million. Pero di ako kumikita ng 6 figures. At yung January at yung December, I consider that sa non-income months. Kasi pang-renew ko lang yun ng business permit, yung pang-January, at pang-bonus ko lang yung kita ko ng December. Madugo yan. Sales tax, business permits, dami. Dami. Rental tax, ang dami, marami, marami. Kahit maliit ang negosyo, kailangan mo ng accountant. Kailangan mo ng accountant. Pataga-taga-hawak ng mga papers mo. Masakit sa ulo in terms of sakit ng ulo, masakit sa talaga sa ulo. Pero itong pinasok mo at 16888, ni hindi mo man lang nakita ang pintuan ng City Hall para mag-apply ng business permit. Imagine, ha? Ni wala kang isang machine para gumawa at ni hindi mo naranasan magmasa ng siomay. Pero lahat yan para sa'yo. You see? It's a rare. Hawakan mo talaga. Sayang, huwag mong itatapon o mong babali. Guys, aralin niyo mabuti po ito. Okay? Now, okay? Thank you sa 327,000 at viewers natin. Okay. Part 5, preparation. Again, mahaba na pinag-uusapan natin. Nasa kalagitan na po tayo ng ating presentation. I want you to be prepared, ladies and gentlemen, because this is so important. This is crucial. Okay? Yung preparation. Alam mo, sabi nga nung isang coach kay Manny Pacquiao, mas mahaba pa yung preparation kaysa sa actual na laban. Kung si Manny Pacquiao kumikita po ng millions and millions of dollars for one fight, guys, ang tagal ng training ni Pacquiao, more than 2 months or 3 months training. Alright? Wala, iba pa yung mga training na nakaraan. Ha? Before the fight, ganun. Pero lalaban lang yan ng 3 minutes per round at 12 rounds. So, 36. Lalaban ng 36 minutes yung actual na boxing. Pero in preparation ni Manny before the fight, grabe, napakahaba. Yun ang ibig kong sabihin. Tama? Mahaba yung preparation kaysa sa actual na laban ng buhay. Kaya huwag yung baliwalain itong mga advice ko sa inyo for you to prepare para i-operate nyo yung negosyo nyo. Okay ba analogy ko? Di ba? Kasi importante eh. Di ba? Winning is nothing without a preparation to win, sabi ho ni Pat Riley, dati kong coach ng Lakers. Diba? Sabi niya ganyan, mahalagang mahalaga yung preparation dahil kahit mayroon kang opportunity sa mukha mo, kahit sa dulo ng ilong mo ang opportunity, if you are not prepared at hindi ka aware, this is a wasted opportunity. Ladies and gentlemen, you have to be prepared. So I have a tip here. Mga pages, mga applications na kailangan mong i-like, kailangan mong i-download, kailangan mong itago at i-follow. Alright? Kaya nga, sa online, sobrang dali. Papalo mo na lang eh. During our time, wala pang internet, walang hiya. Yung mga materials namin, hard copy, naka-clear book, pinapasirox pa namin ng colored. 40 pesos ang isa na colored Xerox noon sa UP. Yan ako nagpapasirox noon eh. Talagang nangungopya pa ako sa ibang distributor para magka-materials lang. Eh, ito, i-screenshots mo lang, ipapalo mo lang at the convenience of your cellphone or your laptop. And your laptop, di ba? Grabe. Ito yung panahon ngayon, napaka-convenient. Number one, follow. No? Follow and like. Okay? Boss Jonathan So Facebook account. Kailangan nyong i-follow. Kailangan nyong sundan si Boss Joe sa kanyang Facebook account. Kahit sa tweet, kahit po sa Instagram. Instagram at Mr. John Tanso. One word lang po yan ang Instagram. Okay? One word lang, Mr. John Tanso. One word. Instagram. I-follow nyo po yan, ha? Then sa Facebook, hindi mo na siya pwedeng i-add kasi na-hit na ni Boss Joe yung maximum friends list of 5,000 plus. So pwede, pero pwede nga siya i-follow. Kasi maraming pinapo si sila bossing guys na makatulong po sa inyo, especially ho materials, ng mga materials po natin para makatulong sa negosyo mo. Number two, si Boss Carlito. Again, Instagram at Mr. Carlito Makadangdang, one word in Instagram. In Facebook naman, it's Carlito Makadangdang.
Hindi mo siya ma-add? Well, i-follow mo na lang. Kasi sobrang sipag ni Boss Carlito gumawa ng mga tools and materials and posters and pictures na makatulong po sa inyo. Lalo na yung My Day po niya, yung My Story po ni Boss Carlito. Araw-araw po yan. Kung sino ho yung bagong artista may suot ng copper mask, meron po siya. Napaka-updated po ni Boss Carl pagdating dyan. Ha? Importante po yun. Pangatlo, guys, I suggest... Okay, hindi na nga suggestion eh. Inuobliga ko na nga kayo eh. Your team, no? Obliged na gumawa ng inyong archive. Okay? Speaking of archive, gumawa po kayo ng inyong group page. Naka-private group naman po yan, no? Hindi po kita ng iba yan. Alright? Sa team nyo, gumawa kayo ng group page. Kailangan nyo po yun. I'm sure your mentor, your coaches will agree with me na importante po ito. Yan po kasi ang inyong imbakan ng inyong info about your team. Andyan ang mga trainings nyo, andyan ang mga instructional video, nandyan din. Anything na makakatulong sa negosyo mo, okay? Announcement nyo bilang isang team ay nandyan. Ito pong DTA Dream Team Academy, this is my own team. Dyan po kami nag-uusap-usap, dyan ako nagpo-post, dyan ako naglalagay ng mga updates. Pag nakita ng mga teammates ko yan, ng mga downlines or mga associates ko yan, updated po sila. Kailangan meron. Guys, warning. Sa mga tao dyan na gustong mag-solo, ay ako man, upline lang ako eh. Self-study. Hindi ko kailangan ng team. Hindi ko kailangan ng upline. Kayang-kaya ko to. Diba? Bahala ako sarili ko. O ka nang sumali. Naprangkahin na kita. Kan tumuloy. Then unang-una, walang yumamang taong nag-iisa. Walang taong yumaman mag-isa. Ginawa niya mag-isa. Nako, malabo ho yun. Malabo ho yun. Tama, malabo ho yun. Hindi magiging Manny Pacquiao si Manny Pacquiao na world champion kung walang Freddy Roach. Walang Bubuy Fernandez. Tama. Kaya sila, Boss Joe, tanungin mo. May mga mentor yung mga yan. Boss Joe and Boss Carlito, they have the mentor. Na alam nila, ahead yung knowledge sa kanila. Napapaturo sila doon. Boss Joe and Boss Carlito is our mentor. Napapaturo din po ako dyan. Malaki utang na loob ko dyan in terms of, you know, diba? In terms of knowledge in running my business. Kaya kailangan mo ng team. Kailangan mo ng community, ladies and gentlemen. So you need a group page for your community. Gawin nyo po yan. Kung wala, bago ka, wala ka pang alam na page sa grupo mo, tanongin mo si Upline. Andyan lang yan. Next. Okay. JC Premier. Official JC Premier page. Okay? Screenshots nyo po ito. Kailangan nyo itong i-follow. Kasi ito po yung page officially ng JC kung saan dyan naglalagay ng mga posters, ng mga announcement, upcoming events, nandyan din po. Lalong-lalo na guys, andyan ang magagandang picture ng products. Products ng JC, ha, nandyan. Gumagalas po tayo ng matitinding malulupit na cameraman, mga videographer para gumawa ng mga gandang tools. Nandyan po lahat yan. I-like nyo, in-follow nyo yan. Another one, Good Life Online Leaders. Yan. Andyan din po ang mga upcoming events, mga announcements and posters, yung top 200 every month, dyan pinopost. Kailangan i-follow nyo po ito. Next. Siyempre, kung saan ako nasasalita ngayon, Online Practice Group. Guys, kapag may bago ho kayong sign up, bagong online franchise, immediately guys, i-orient nyo kagad. I-orient nyo kagad at immediately i-add nyo kagad dito sa ating online franchise group. Why? So of course, dito nangyayari ang lahat ng trainings and orientation. Sayang naman ang mapinaghihirapan ng mga speakers kung hindi makikinabang ang inyong mga downlines. Kaya dapat nandyan po sila. By the way, baka iniisip niyo, bakit iba yung cover ni nung kay Sir Val? Lagi po nag-a-update tayo ng cover photo kung ano po yung pinapromote natin na latest. Like ngayon, tok-tok yung cover photo natin. Ito sa akin kasi ng Boy Bondat ang pinapromote namin kasi bago si Boy Bondat nun. Clear? Next. Download sked.ph. Ano ba itong sked.ph? Sked.ph is an app wherein if you wanted to visit, you have the important mission or assignment in our offices, international branch or local branch or let's say JC Worldwide in Makati, you have to create a schedule by scheduling your desired day and date dyan po sa sked.ph. Atin po yan si Claude Panda gumawa niyan.
i-download sa cellphone to. Kung gusto pumunta sa opisina, kukuha kayo ng produkto, bibili kayo ng produkto, magpipick up kayo ng pagkain, pipick up kayo ng produkto, guys, kukuha kayo ng cheque, kailangan kayo mag-set ng schedule. Andiyan po yung mga schedule na nakalagay na po lahat ng schedule dyan, yung oras nandiyan din po, yung office hour nandiyan din po, gagawa lang kayo ng schedule nyo. Kailangan nyo lang po dyan ay, what? Email. Email lang po ang kailangan dyan, tsaka password. Pag nakaregister na po kayo dyan, maglalagin lang kayo, then set schedule. Hindi kayo pwede mag-walk-in sa office namin, guys. Because still, we are in the pandemic, hindi pwede maging crowded yung opisina because syempre, we applied social distancing. And that's why kinokontrol din po natin ang tama kung ilan lang po dapat ang laman, okay, per day ng ating building. Kasi magagalit po yung ating building admin po pag crowded tayo doon, baka magkaroon pa tayo ng virus doon. So importante po ito. Sige, siguro pag normal na ang lahat, hindi tingnan natin kailangan 'yan. Pero in the meantime, guys, sumunod kayo sa rules. Mag-schedule po kayo using schedule.ph. Next, please download to your mobile phone itong ating JC Premier app at ating JC University. Kailangan din po nasa cellphone niyo 'yan. Kasi syempre, from time to time, pwede nyo i-visit kung meron kayong dapat i-check. Kahit wala kayong laptop, as long as you have the internet, malalaman nyo kung ano ba ang update. Next, follow and like the CSR page. Itong CSR, ito po yung takbuhan po natin pag may mga tanong po kayo. Itong ating customer service representative, headed by my good friend of mine, Arne de la Cruz, na napakasipag at laging nandyan yan, guys. No? Kung meron kayong mga tanong at hindi masagot ng inyong coaches, because ang coach yun, hindi naman empleyado yan, di ba? Pwede kayong tumakbo sa CSR, guys, para kung meron kayong mga inquiries, meron kayong tanong, meron kayong clarification. So, kailangan may copy kayo nito at pina-follow nyo yan. Ayan, may mga phone number dyan, may email dyan na kailangan nyo laging sundan. From time to time, nababago po yung cellphone number dyan pag meron po tayong bagong line na dapat natin idagdag. Okay? Next, JC Disbursement Page. Kailangan ba to? Yes. Diyan ho kayo mag-TPM, diyan kayo mag-message, pwede kayong tumawag diyan sa page niya. Sila po ang department, sila ang team na bahala pagdating po sa pagkakaperahan. If you have the question about commission check or transferring your funds from your account to JC to your bank account, diyan po kayo mag-i-inquire. If you wanted to apply for Visa Card ATM, diyan po kayo mag-a-apply. Okay, please, screenshots niyo yan. I-follow nyo kagad yan, mag-message kayo kagad yan sa JC Disbursement page po natin. Okay, next, Zoom. Guys, hindi po pwede kung sasali ka dito at if you wanted to join in a community or team, hindi ka pwedeng hindi sumunod. Kasabihin sa'yo ng team mo or coaches mo, mag-download ka ng Zoom. Today, meron naman tayong Skype, meron tayong Viber, meron tayong Messenger, but today, Zoom ang pinaka-versatile in terms of presentation. Today, naka-Zoom po ako at naka-connect po sa ating page. Kaya napapanood po tayo ng maraming tao. Importante ang Zoom kasi ito lang po ang video communication na pwedeng mag-share ng slide, ng screen. Kaya dapat may Zoom din po kayo. Kung hindi nyo po alam mag-Zoom, paturo po kayo sa inyong mga teammates. Next, kailangan nyo po ng bank account. Mind you, guys, you are a businessman right now, di ba? Hindi na ka napipitsuging member lang dito. At ang isang negosyante, kailangan malaki ka mag-isip. Kasama sa pagdinegosyo, guys, ang bank account. Wala ka naman talagang choice eh. Dahil today, ang bayaran po ay cashless. Tama? Kailangan mo ng banko. You don't need a million savings, no? Para magkaroon ka ng bank account. Kahit ATM lang, mag-open ka. Hindi ako sip-sip at bayar sa BDO, pero kung mag-open ka rin lang naman, BDO na. Pwede kang may Metro Bank, may BPA ka, singit mo lang yung BDO. Kasi advantage mo to, maraming branches na BDO malapit sa inyo, maraming ATM. Eh, BDO din po ang banko ng ating company at mas marami tayong BDO account sa mga partners po natin. So, madali na po i-trace yung mga bayad online pag BDO to BDO kasi. Ang daling i-trace ako, kaya ko mag-verify, mag-deposito ka sa akin, kaya ko mag-verify online kung sino nag-deposito. Okay? Kung BDO to BDO. Pag ibang banko na kasi, medyo nahihirapan na ako, challenging na para sa akin. Eh, hindi man ako bankero. At kung meron ka ng BDO, okay, account, kailangan din i-enroll mo siya sa online banking. Again, dahil nga lahat tayo online na at cashless na, kailangan naiintindihan mo rin po how to use the online banking. Importante po yun. Hindi mo pwede sabihin, ayokong aralin, wala ako niyan. Guys, ito ang mga kailangan mo. Ginaguide ko kayo sa magandang takbo ng inyong negosyo.
Okay? Sundin niyo po ito. Nakatulong po sa inyo to. Okay? Now, kung talagang wala kang bangko, wala kang ID dahil kailangan ng ID po pag nag-open ng bank account, hindi ka pa rin makakalusot sa cashless payment system. Kung meron ka namang phone, wag lang 5110 at wag lang 3210, siguro kahit papaano meron kang simpleng smartphone, pwede kang mag-download ng Paymaya. Ang Paymaya is an app wherein pwede kang magbayad at pwede kang bayaran. Kung kliyente mo malayong lugar, you don't have the time and the opportunity to meet in person, you can use Paymaya as a payment transaction. Clear? O wala ka pa rin lusot. Kung naka-globe ka naman, pwede naman tayong GCash. Ang GCash, guys, ay gamit na gamit ngayon sa panahong ito. Ako, gamit na gamit ko ang GCash. Gamit na gamit ko yung aking bank account. Gamit na gamit yung aking GCash. Siyempre, kung may singilin ako, isang copper mask lang ang binili. 380. Kailangan pabanyang pumunta sa counter ng banko video para mag-deposit sa akin. Laking abala nun, pipila pa siya. Abala yun. Pero may GCash siya at the convenience of the cellphone at daliri lang, di ba? In a few seconds, nasa akin na yung bayad. Ako naman, papatok-tok na lang yung copper mask. Ang ganda, di ba? Hindi kami nagkikita. Pero nagkakaroon naman ng transaksyon. Kailangan i-adapt nyo ang mga bagay natin. Ito yung mga makabagong paraan, guys, no? Na kailangan nating i-embrace sa pagsalaraan po ng negosyo. Okay, naintindihan? Malinaw-malinaw? Hindi na ako nagkulang sa dapat nyong i-prepare. Then, next is not just understand but also to master. Master the business. Iba yung inaaral, iba yung nagpapakadalubhasa. Ba't ko sinabi? Guys, huwag kayong makontento nakikinig lang sa akin. Huwag kayong makontento nag-aaral, nagsusulat dyan sa inuupuan mo. Kailangan nyo itong kabisaduhin. Kailangan mo itong i-internalize. Kailangan mo itong talagang masterin. Bakit? Kasi we are dealing with people every day and we are dealing with organization sooner or later. Ladies and gentlemen, if you wanted to make a lot of money like us, if you wanted to make 6 figures income per month or even a million per month or per week, darating ang oras, kailangan mong magturo. You have to guide your team. Okay? Kailangan kang mag-share sa team mo. Dahil ikaw ang ahead, ikaw ang nauna, kailangan mong magturo. Pero kung wala kang napag-aralan at di mo minaster ito, konting tanong lang nila di mo kaya sagutin, tatakbo ka pa sa CSR, mawawala yung tiwala sa iyo. Yung credibility mo bilang isang mentor or coach babagsak. Tama? At unti-unti, mauubos din yung tao mo. It's either ma-disappoint or pag nakakita ng mas ng same opportunity, pwede lumipat. Tama? Eh crucial dito guys yung leadership natin. We as individual and serious businessman here in JC as online franchisee, guys, you have to master everything. In every aspect of business, kailangan kabisado mo siya. Lahat ng angle, dapat kabisado mo siya. Ayos? Okay, number one, attend all training, ASAP. Yung tok-tok po, nabigay po tayo ng mga regular seminar po natin, 10 a.m., 1 a.m., 1 p.m., 3 p.m., 7 p.m. Then may technical pa minsan ng 9 p.m. yan. Monday to Saturday po yan. Wala kang reason para umabsent kasi laging available eh. Tama? Yung unang-unang level, yung level 1 training po natin is how to become an online franchisee. Some team, gaya ng team namin ni Edwin Guevara, ang title namin, Online Franchise Forum. Wherein, yung mga first timer, dyan namin ino-orient, ano ba yung pagiging online franchisee. Then after, nung basic, the first level, how to become an online franchisee, pupunta kami ngayon sa level up. At yung training naman namin, where it explain namin lahat ng income, pati yung potential ng network marketing side. Explain namin yun. Kaya ang title namin dyan, pump up your income. Kasi mayroon pa kaming training kung saan pampalaki ng income. May mga strategies and techniques pa kaming sinasabi para palakihin yung income ng mga members namin. I'm sure, ikaw na nakikinig sa akin, meron yan yung team mo. Kailangan mo lang tanungin. Nabi mo sa kanya, Coach, meron ba tayong level up, yung next training, parang kila Serval? Meron sila. Kailangan mo lang tanungin. Meron, iba-iba nga lang kaming title kasi nga per team tayo eh. Ito yung title namin, pump up your income, level up training. Yan yung techniques, strategies, okay, battle plan, mastery. Nandiyan po lahat, pinag-uusapan namin yan. Okay? Yan. Tapos, syempre, may mga special training pa. Then, Tok-tok specialization training naman, ang bahala naman dyan, itong tatlo. Itong si ADJ, okay, si Sir Jeff Antonio, okay? Then,
si Bernadette, ito nasa gitna, itong babae na kasama po nila sa training sa Tok-Tok Department, tsaka po ito si EBR or sa Rene Aison. Ayan. Ito ho yung mga guide-guide. Ayan, meron tayong, ito nga, ang session nga, ito, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Meron pang 7 p.m. yan, hindi lang nakalagay ito sa poster ko. Imagine na, kumpleto, araw-araw. Araw-araw po yan, Monday to Saturday. Ha? Guys, ha, hindi na kami nagkulang para ipaalam sa iyo ang dapat kong malaman. Talagang pag hindi ka natutok, tamad ka talaga po talaga. Actually, tamad ka lang po talaga. Next. After receiving your number, ID number and your password and your username, guys, you have to navigate your JC portal. Guys, ang pinaka-office po natin is JC. Andyan yung portal, dyan nang gagaling ang commission. Yung mga transaction mo, commission mo, yung breakdown, nandyan sa portal. Hindi ko pwedeng pakita yung buong portal ko ngayon kasi hahaba po tayo. Ang gawin mo lang, since may ID ka na, buksan mo na yan, isa-isahin mo yung menu. At higit sa lahat, meron dyan yung poster bank. May poster bank dyan, i-click mo lang yon. Lahat ng posters, lahat ng HD, pati mga price list, pati ngayon pag-guide ng pagluluto ng siomay, nandyan pa, i-download mo lahat yun. Talagang spoon feeding na po ito. O ano pang nandyan? Yung mga frequently asked question, nandyan din po sa ating poster bank. I-download mo din. You see? Lahat yung ginagawa ko ng mga each department para ho, patulungan kayo mabilis. Next. Okay, paturo ka rin sa Apple yung paano gumawa ng Lisa account. Ito po yung paggawa ng online store ng inyong JC products. Okay? Then, what else? Paturo din po kayo. Paano ba mag-post? Paano ba mag-post? Guys, ha, binibigyan ko lang trabaho ang inyong mentor, ang inyong sponsor. Siyempre, binibigyan ko rin kayo ng trabaho para ho kayo mag-coordinate bawat isa, mapaganda negosyo nyo. Kasi marami pa rin po sa atin ni hindi marunong mag-post sa Facebook ng kanilang shop link. Ni hindi marunong mag-post. Okay? Guys, sana no, yung mga sponsor dyan, turuan nyo po sila, ha, mag-post para makabenta rin po sila at makakuha rin po sila ng kanilang mga kliyente. Clear? Okay? Next. Ayan. And don't forget, guys, to experience buying your own product in your own shop link, in your own portal. Okay. Kung meron kang papadeliver na bagay, dokumento man o pagkain o anong produkto, you have to experience Tok-Tok system, no? Mag-book po kayo, i-download mo na yung Tok-Tok using your own reference number, then papadeliver ka, kahit sumampol ka, dali mo, padala mo sa nanay mo yung lalabhan. Okay. Okay, sa laundry, dali mo, padala mo sa laundry, lalabhan nyo, Tok-Tok ang gamitin mo, maranasan mo lang mag-Tok-Tok. Ano pa, tikman mo lahat ng pagkain sa Showmaking, Showpaw the King, Mang Box, Burger Factory. Ako guys, grabe, yung freezer namin, minsan, ulam ko. Anong paglagyan yung ulam namin? Kasi po, pag ako talaga namali, puno talaga yung rep eh. May siomay dyan, may siopaw dyan, may goto dyan, meron dyan deep noodles ngayon, meron dyan Taiwan asado ngayon. Dahil masarap talaga yung pagkain eh, no? Kung chicken lang ng Mang Box, nako, Diyos ko po, dalawang cooler pa yung laman sa labas at nagsasampling po ako. Namimigay po talaga ako sa mga kakilala ko, kaibigan ko, no? Ng sample ng pagkain para pag nagustuhan nila, mayroon na akong loyal customer. Yan, ha? Umorder kayo sa inyong sariling portal at inyong sariling shop link. At mag-book kayo sa inyong sariling Tok-Tok account. Yan ang payo ko sa inyo. Ba't mo kailangan gawin to? Siyempre, product mo yan eh. Kailangan kabisado mo para tumatakbo yan. Okay? Yan, mag-order kayo ng copper mask. Ha? Copper mask. Ito yung version 1 na copper mask namin eh. Napaglaruan ko itong copper mask. Pinakipagtalo kasi sa akin ng copper mask eh. Pinakipagtalo sa akin. Gumawa tuloy ako ng copper mask. Ayan, copper mask, bawal sa walang pambili. Hindi, biro lang. Memes lang to. Okay. Ayan na, copper mask. Umorder ka ng copper mask. May sarili kang shoplin ng copper mask. Umorder ka ng siyempre, umorder ka ng Ninja Negative Ion. My favorite is orange. Ayan, orange yung aking Ninja Ion. O yan, meron akong black. Tapos, meron akong... Sorry. Okay, meron akong black at meron akong orange. This is my personal Ninja Ion. Ang black kasi, any color ng damit, pwede itong black. Eh. Ayan. Okay. Diba? Ulobat ah. Ayan.
The battery itong orange ko. Tapos itong orange naman, favorite ko. Pag nakamustang ako, ito suot ko. Pero sa kotse ko itong orange na ito. Eh. Ayan ha, meron ako niyan. Umorder kayo. Available in different colors yan. Okay? Okay, now. Next. Okay. Lahat ng sinabi ko mula simula, baliwala lahat yan kung meron kang problema sa topic na to. Ano to? Your attitude. Ito ang pinaka-crucial pag-usapan, mga kaibigan, mga kapatid. Dito magiging prangka ako. I'm sorry, ha, minsan kasi alam mo, hindi ko mapigil eh. I'm a brutally straightforward person. Hindi talaga ako marunong magtago, magpanggap, magplastikan talaga. Hindi ko ugali kasi yun eh. Kung ano yun dapat ko sabihin sa'yo para matuto ka at kumita ka ng malaki, sabihin ko talaga sa'yo. Okay? For your own good. Guys, itong pinakamahirap pag-usapan. Pero itong pinaka-importante, pinaka-crucial. Because your attitude determines your altitude. Okay? Sa mga bago, alam ko siyempre may mga discomfort tayo na naranasan about our system, about our organization. Alam ko yan. Alam ko yan. Dumaan naman kami lahat dyan. Kaya nga sabi ko, di ba? Your moment-by-moment decision is crucial. Because any moment you can decide. Okay? At ang pinaka- ang pinaka-crucial dito, guys, our decision, every time we decide, it's based on emotion. Laging ganyan yan. Hindi based on logic lagi. 90% of our decision, emotion ang gagaling yan. Ano ibig ko sabihin? Pag hindi mo na-control yung attitude mo at emotion mo, if you have the bad and negative attitude here in this business, hindi mo ito mapapatakbo ng maayos. Okay? Bawat entrepreneur, pag may bad attitude, lalo na pag negative yan, may hirapan siyang patakbuhin any business. Importante-importante ho ito. Makorek po natin at mag-guide ko kayo sa tamang attitude. Ano ba dapat ang gagawin mo? Ano ba dapat ang attitude mo para patakbuhin na maayos ang negosyo ito? Okay? Guys, sabi ni Boss Joe, sa pinagdadaanan natin ngayon, itong COVID-19 pandemic, ang magkatagumpay lang daw sa buhay ay yung taong kayang kontrolin ng kanyang utak ang kanyang puso. Sinabi niya to sa kalagitnaan ng pandemic. Okay? May confession ako po sa inyo. Nagsimula po kami noong May 17, sinimulan po namin yung Showmaking online franchise. Ang binibenta po namin, Show Paulang tsaka Showmay. Wala pang kapirmas po. Ito simula ng online eh. Of course, medyo rough pa yung daan. Rough pa yung system. Kasi simula eh. Even the owner nangangaba eh dahil bago eh, online franchise, bago. Aminin po namin sa inyo, talaga nagkaroon po kami ng konting challenges dyan. Hindi problema, challenges. Nagkaroon kami ng konting delay sa deliver, na out of stock po kami, di ba? Totoo po yun, alam nila Boss Joe. Pero alam mo, hindi kami sumuko. Si Boss Joe, hininhala sa tutulog, si Boss Carlito, matapos lang at mapaganda, ma-improve niya yung system. Alam mo, awan ng Diyos, guys, no? naitawid natin po yung sistema na paganda po natin. At ngayon, sobrang accurate na po ngayon ang sistema ng showmaking. Umorder ka ngayon, overnight, nandyan na. Dati po, 10 to 15 days bago mo ma-receive yung showpaw mo. Ngayon, ng panahon na yan, syempre, maraming emosyon. Maraming taong sobrang hina ng pasensya, sobrang iksi ng pasensya. Para bang yung binigay nila na 15,888 doon, eh, million na. Alam mo yon, yung sobrang complain, sobrang disappointed daw sila, inuulan po ako ng complain, ng concern. Alam mo, gusto ko nang i-deactivate yung aking messenger nung panahon na yan. Pero alam mo, ginawa namin, lilipas din ka ako yan kasi wala naman natutulog para hindi pagandahin tong sistema. At nairaos, naitawid, at napaganda, at nagdagdag pa ng mga merchandise. Dumating pa si Mangbox, dumating pa si Boy Bondat, dumating pa si Copperpass Ninja Ayon. O ngayon, dumating pa kung si Tokto. Diba? Hindi lang po siya naayos at napaganda. Nag-evolve pa. Pero mayroong negative na nangyari dito. On the negative side, may mga tao nga na mahina ang pasensya. So what they did? Imbis na maghintay, imbis na sumali sa solusyon, nag-complain, nabwisit, naasar, tumigil. Sa pagtigil nila, okay? Yung iba naman na gaya namin at nakasama namin till now, nagpatuloy at naging part ng solusyon. You know what happened? Yung mga nagstay, they hit their million in a matter of 4, 5, 6 months. Si Prewin Bunga eh, breaking the record. Pandemic income, 5.9 million. Kaya huwag kayong magtakong bakit nakabiling Lamborghini yung tao. O ngayon,
yung mga mahina ang puso at binakontrol ng utak nila yung puso nila, umiral yung emosyon at pag-iing mainipin. Ngayon po, unti-unti nagbabalikan. There's nothing wrong. At we welcome them. Kaya lang sayang yung panahon eh. Yung oras dapat na nakabuelo sila noon, dapat ngayon milyonaryo na rin sana sila. Yun yung lesson doon. What do I mean? Guys, there's no perfect business as in 100% perfect. Kahit yung matagal ng negosyo, may nagkakaproblema rin na yung mga yan. Pero hindi ibig sabihin, the problem is forever. Walang ganun. Tama po ba? What do I mean? Kailangan mo talagang i-condition yung utak mo sa positibong pananaw. Because your thinking affects your performance. And your performance affects your future. Let me expound. Pag negative ka mag-isip, apektado performance mo. Tama, mainipin ka, bad trip ka, asartalo ka, napareklamador mo. Tama, hindi ka kontento sa nangyayari. Pinapalaki mo lalo yung problema. Ikaw yung taong kontrabida, lagi kang oposisyon sa idea. Pag yun lagi ang utak mo, ang mangyayari sa performance mo, katiting, hindi ka hahataw, hindi ka didiin. May reservation ka sa bawat bagay, sa bawat desisyon. Tama? So hindi todo performance mo. Dahil hindi todo performance mo, maliit ang magiging resulta mo. At dahil maliit ang resulta mo, yung future na gusto mo na magkabahay, magka-auto, magka-travel, gumanda ang financial status mo, nagiging malabo. At dahil malabo ang future mo, araw-araw, apektado ang mood mo. Mas tatama rin ka, tama, mas mabubwisit ka, mas mai-stress ka. Okay? Anong performance mo? Mas lalo kang hindi magtatrabaho. Anong future mo? Mas lalo lumalabo. Paikot ng paikot. Baligta rin ko. Lagi kang positive. Lagi kang inspired. Alam mo yung attitude, alam mo yung ang tawag doon? Yung gratitude. Yung bawat bagay pinapasalamat mo lagi. Yung bawat bagay maliit pa ng malaki blessing sa'yo. Yung positibong pananaw. Pag ganyan ka mag-isip, napaka-optimistic mo, hindi ka pessimistic, ang performance mo maganda. Hahataw ka, you're patiently waiting sa nangyayari na mag-improve at nagpa-participate ka. Didiin ka, di ba? You extend hours for the activity. You share knowledge to your people. Yung resulta mo, palaki ng palaki. At habang lumalaki resulta mo, mas excited ka dahil lumilinaw yung goal mo, yung future mo. At dahil lumilinaw yung future mo, anong mangyayari? Mas masaya kang tao. Gigising ka ng mas maaga, mas energetic ka, mas powerful ka, mas taga-aral ka. Ang performance mo, tama, mas mamamaximize. You see? Mas lalaki ka, mas gaganahan ka, mas didiin ka, mas masipag ka. Yung future mo, mas lilinaw at paikot-ikot lang. Sa tatlong bagay na to, diyan nabubuhang isang desisyon. Again, pag negative ka mag-isip, negative ang performance mo, negative ang future mo, ang desisyon mo what? To quit. Pag positibo ka, maganda ang performance mo, maganda ang resulta mo, ang desisyon mo, to go on. Tama? To move on. You see? And to break barriers. Kung may mga barriers ka pa na dapat mong i-break. You see? Kaya ang crucial po. Crucial talaga ang attitude ng isang tao sa negosyo pong ito. Dalawang bagay lang naman na attitude ang gusto kong sabihin po sa inyo. Dalawang bagay. Maraming klaseng attitude na kailangan mong i-develop. Because your action is only a manifestation of your attitude. Tama? Pero dalawa lang hihilingin ko sa inyo. Number one, kailangan lang ng patience. Patience. Pasensya. Di ba? 8 months in the online franchise business, in the new concept, the first and only concept today na franchising tong ginagawa natin. Correct? Alam mo, may mga kumpanya, ibang negosyo, isang taon na nasa formulation pa lang. At alam mo naman to eh, pag ang isang bagay o isang negosyo, formulation pa lang, walang income dyan. Walang income dyan. Pag binibuild mong negosyo, walang income dyan. Puro abono yan. Puro headache yan. Pero tayo. Diba? Habang pineperfect natin, habang minamaster natin, kumikita ka na. At hindi lang kumikita, nagiging milyonaryo pang marami. Tama? You see? Hindi, patience, it doesn't mean maghintay ka na maghintay, tumunga nga ka sa aming ganyan at kilabos. Yun, hindi ganun. Ang sabi ho ng mga expert at mga patience daw is not about waiting only. It's about how we react and how we act when things takes longer than we expected. Alam mo,
pag mga bagay-bagay is not in alignment with our expectation, ladies and gentlemen, nababago yung aura natin eh. Tama? Pag mga nangyayari, is not according to our expectation, alam mo, lalo tumatagal, nag-iiba mood natin eh. Yun ang ibig sabihin. Kumbaga, chill lang. Diba? Chill lang. You see? Oh. Patiently waiting for something, pero may ginagawa ka, nagpa-participate ka para mas ma-improve pa. Nakuha mo? Parang ugali mo lang naman sa traffic yan eh. Ano ba, attitude mo sa traffic? Mura ka ng mura sa loob ng kotse dahil traffic? Eh kahit magmura ka na magmura dyan, hindi ka naman narinig ng mga nandun eh. Di ba? Anong gagawin mo? Magbukas ka ng stereo mo, makinig ka ng mga mellow music na nakapag-condition ng utak mo. Oh. Or, itong recording mo sa akin ngayon, nasa cellphone mo naman, patutugin mo sa yung kotse, di habang na traffic, nagte-training ka sa akin, pagbaba mo sa destination mo, busog ang utak mo, fresh ka na naman. Hindi ko sabihin. Negosyo po natin ganun din. If some problems and troubles ang nangyayari at di nami-meet ang expectation mo while operating this business, aralin mo pa. Intindihin mo pa. Attend ka pa ulit. Tama? Lahat naman tayo guys, nasa uncertain situation tayo. Marami pang mangyayari na pwedeng maging hindrances ng ating operation. Kasi nga, nandiyan pa si pandemic eh. Ah, ganyan yan. Oh, mag-sched ka bukas. Ano ba bukas? Biyernes. Kunin mo yung cellphone mo, mag-sched ka bukas. Punta ka opisina. Malamang wala ka na makukuhang slot. Malamang. Sa dami na nagpupunta ngayon sa opisina, malamang wala ka ng slot na makukuha. Eh di ba bubuisit ka? Ano ba naman ito? Lahat, full. Gumawa pa kina-schedule, full naman pula lahat. O, diba? E di agahan mo schedule, kung bukas ka pupunta, dapat tong Monday pa lang, nag-schedule ka na. Ang ibig ko sabihin, nakuha mo. O, diba? Kasi lahat talaga, gusto makakuha ng schedule eh. So, hindi lang ikaw ang nagsaset ng schedule, marami. So, advance mo na yung sayo. Naintindihan? Kasi nandito pa tayo sa situation talaga kung saan, diba, kinokontrol pa ng opisina yung mga tao dyan. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi meron pa tayong problema eh. Meron pa tayong pandemic eh. Pero hindi ibig sabihin titigil na ang buhay. Life must go on. Abundantly, happily, harmoniously, we have to work. Diba? Harmoniously to our teammates. Hindi pwede. Ayoko na. Bad trip naman ng JC. Lang yung tok-tok na, puro sablay. Daming glitch. Hindi naman ganun dapat eh. Kung yun ang iyong attitude towards in this concept, naku. Guys, no? Bili mo lang ng pagkain yung 16888 mo, sayang. Kung ganyan rin lang ang magiging attitude natin. Kailangan lang tayong mag-adjust. Kasi bago to eh. Adjust, diba? Be flexible. Be versatile. Yeah? Oh, and manage expectation. Diba? Alam mo, pag yung nag-expect ka too much, diba? Parang ano yan eh. Parang pag-ibig din yan, diba? Yung mga hugot lines natin. Pag sobrang expectation mo sa yung nililigaw, binasted ka, yari ka eh, di ba? Oh, ang pagmamahal daw, parang bayad sa jeep eh, di ba? Minsan, hindi nasusuklian. Ganyang hugot eh. Kasi, yung suklian ka, expectation kasi yun eh. Nakuha mo, humugot pa eh, di ba? Oh. Number two, aside from patience, is willingness to learn. When I say willingness to learn, ladies and gentlemen, it's intentional. Pag kayo nag-aral, hindi kailangan utusan. Hindi kailangan manduhan, hindi kailangan obligahin. It's intentional. Kasi gusto mo, may willingness ka eh. Hindi pwersahan, hindi ka obliged. But the willingness, the willpower to learn. Tama? So magkakaroon ka dapat dito ng good learning attitude. Ibig sabihin, you're willing to listen, humble yourself, sit down, take down notes, and attend regularly ng mga trainings natin. Hindi tayo pwedeng magmarunong. Kahit ikaw ay napakatalino, meron kang PhD, MBA, pero kung bago ka sa negosyong to pa, pare, kahit pandasal bedroom ako, makinig ka sa akin. Inhinyero ka, doktor ka, lawyer ka, agalang kita. Pero in the meantime, eh, kahit itong speaker mo, eh, hindi nakapagkuleheyo, at dahil 20 years na ako dito, alam mo yun, konting-konting adjustment ng humility, guys. Kaya believe ako sa mga taong humble talaga eh. Diba? Na kahit na yung status sa buhay, milyonaryo na, may PhD pa. Pero alam mo, nakikinig. Tuwan-tuwa ako rin eh. Alam mo na mas mayaman pa sa'yo, pero, di ba, yung kanyang humility nandun, doon ako tuwan-tuwa. Di ba? Pangalawa,
isang tabi niyo muna yung opinion. Opinion lang naman, hindi naman facts yan eh. Alright? Dahil bago ka, isang tabi muna. Pag expert ka na, ayos yan. Kailangan kita. Kailangan ka namin. And avoid too much complaint. Hindi ka pwede magreklamo. Dahil again, hindi ka naman customer. Partner ka na, reklamo ka, reklamo. Customer lang nagre-reklamo kasi may mindset sila. Customer is always right. Di ba? Oh, then adapt. Willingness to adapt. Kailangan ito na yung mundo mo. I-embrace mo na itong environment mo. Itong culture na tinuturo ko sa'yo. Itong pag-team playing mo, guys. Kung dati soloista ka, hindi ka nakikinig. Napaka-arrogante mo sa natuturo sa'yo. Eh, hindi na ba pwede? Kailangan i-adapt mo yung tamang kultura. Makibagay, kumbaga. Oh, you see? Yung adaptable ka ba? Alright? Then stop comparing. Alam mo, kahit sa pamilya, yung comparing na yan, pinagmumula ng awa yan. Eh. Oh, ito simpleng-simpleng comparison, na comparing style. Nanay, oh, pagsalita ng buti pa yung ate mo, taas-taas ng grado. Eh, ikaw, pareho naman kayo ng gaos, hindi ka man lang makakuha ng magandang score sa mga grades mo. Eh, pagdako, magulang ka, sinabi mo sa anak mo yan, buti pa si ganyan, si ate mo, buti pa si kuya mo, yari kayo. Yari, gulo yan. Gulo yan. Yun yung mga words na iniingatan. Kasi comparing ko, masama ko yun. In business, ganun din. Do not compare our company, which is new in the online system and new in delivery service, compare to Grab or compare to Lalamove. Compare to decades na yata si Grab, di ba? Ilang years na ba si Lalamove? O, di ba? Hindi pwede. At compare mo yung dami ng taga-Lalamove at dami ng Grab. Eh, syempre, hindi pa tayo mananalo dyan. O, pero soon, we wanted to be number one very, very soon. Watch and learn. Ang kailangan mo lang is, again, learn, sit down and listen, and adapt. Okay? Adapt. Yun ang adjust. Yun ang kailangan natin gawin eh. Okay? Next is submit and listen with your sponsor. Ito hindi ka pwedeng arrogante. Going back sa sinabi ko kanina, we respect professions. No? Dumating ka, arkitekto ka, engineer ka, doctor ka, nurses ka, teacher ka, whatsoever, accountant ka. Yan lang yan eh. Hands off kami sa bagay na yan. Pero sa negosyong to, guys, kahit ako, matanda pa ako kay Boss Joe. At nauna ako mag-networking kay Boss Joe. Hindi pwede pangunahan ko si Boss Joe. Siya yung mentor ko eh. Siya yung mentor ko. Siya yung gumawa nito. Kailangan akong tiklop ako dyan. Makihilig ako dyan, syempre. You see? Kahit yung mga bata sa akin na magaling ngayon sa internet, ako naman ay matanda na ako sa networking at kailangan ko yung idea nila. Hindi pwedeng ako'y arrogante na papasok doon. Mahanig kayo sa akin. Ako nauna dito. No. Okay? I should be what? Ha? Humble enough to listen sa mga taong mas nakakaalam. Lalo na yung mga sponsor and coach nyo. O haangal ka sa akin, Sir Bal, yung sponsor ko, isang araw lang naman nauna sa akin yun. Eh. Pantay lang naman kami. Aba, kahit isang araw yan, nauna sa'yo, lamang yan ng isang araw. Lamang yan ang isang seminar. Kahit isang seminar lang yan, lamang pa rin sa'yo, makinig ka pa din. Dahil may narinig yan na hindi mo narinig. Di ba? O, yung mga coaches natin, matagal na yan dito. Matagal na yan. Di ba? Hindi namin sinasabing magaling kaming mga coach nyo, magaling kaming mga speaker, magaling kaming mga mentor nyo. No, hindi yon ang bagay na sinasabi ko. Ang nasabi namin, makinig ka. Kasi, mas marami kaming kapalpakang nagawa na sa negosyong to. At yung mga kapalpakan namin yun, unti-unti na namin na-correct at natuto kami doon. Kaya ang ituturo namin sa iyo, yung tama na, hindi na yung palpak na nagawa namin. Kaya pag may naisip ka na alam mong, di ba, na i-suggest mo sa amin at hindi kami nag-agree, huwag mo nang i-suggest uli. Bakit? Alam na namin palpak yun. Dahil nagawa na namin yun noon. Ulitin ko, pag may naisip ka at hindi namin in-execute, huwag ka nang mag-insist. Malamang sa malamang, nagawa na namin yun at pumalpak yun noon. Ganun lang kasimple yun. Naintindihan ka, kailangan talaga makinig ka eh. Knowledgeable yung mga yan, magtiwala ka. Maraming nagturo dyan, maraming dinaanan yan. Ang mga coaches natin, yung pa isa, experience. Matuto ka sa experience ng coaches mo. Sabi nila, experience is the best teacher. Mali. Mali. Kung gusto mong ma-experience ang lahat ng bagay para ka matuto, maubusan ka ng oras. Magsasayang ka lang ng panahon. Matuto ka na sa experience ng iba. Para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve ng maiksing panahon. Hindi mo kailangan uminom ng lason para malaman mo na nakakalason ang lason.
Tama ba? Hindi mo na kailangan mag-drugs para malaman mo na masama pala ang nadudulot ng drugs. You have to learn from the experience of other person who use drugs. As simple as that. Naintindihan? Higit sa lahat, mahalin mo yung mga coaches mo. Be thankful. Di ba? Be mo forever grateful po, sabi ni Bennett Boot. Di ba? Kasi ilan tutulong sa iyo eh, mag-guide sa iyo. At ang mga coaches natin, mga sponsor natin, nandyan lang yan, hanggat nandyan ka. Yan ang pangako ko sa mga tao ko eh. Sa organization ko eh. Hanggat nandyan kayo, dito lang ako. Pag nawala kayo, dito pa rin ako. Pero syempre, hanap ako ng iba na mag-replace sa inyo. Negosyo ko ito eh. Tama ko ba? Pero hanggat nandito at nandyan kayo, ladies and gentlemen, boys and girls, tulungan ko kayo. Naintindihan? Okay? Last part. Okay? Frequently asked question. I'm sorry guys, kulang ng isa to ha. Meron dyang tok-tok. Tok-tok, frequently asked question na makikita nyo po itong lahat. Nandyan po sa poster bank ng inyong portal. Kung wala naman dyan at di nyo makita, patanong nyo kay sponsor. May kopya sila niyan, pwede siya yung i-PM o pwede i-email sa inyo, guys. No? At yung assignment nyo, please, simple lang naman to, babasahin nyo lang, para alam nyo yung sagot, mga basic questions ng mga client, masagot nyo agad, nandyan na po lahat. No? Ginawa na po namin lahat yan para sa inyo, hindi na po kayo magkakamali. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong negosyong to, sobrang blessed nyo talaga kasi halos spoon feeding na mga kailangan mo ito. Hindi ka na kailangan maging original. Ang kailangan mo lang talaga, sumunod at kumopya, period. Nakuha, this is only a copy business. Okay, mag-alala, hindi to madalian, hindi to pabilisan. Okay? Nasa inyo pa rin talaga kung paano kikita. Wala po sa amin, wala sa management, kung paano kayo kikita. Although tutulong kami at lahat ng bagay na kailangan namin tutunan, bibigay namin, pero still, at the end of the day, it's your decision. Isipagan mo pa, patamarin ka pa ba, seryosohin mo ba, babaliwalaan mo pa, it's up to you. Because, syempre, negosyo mo to. Correct? But ang promise naman namin, if you're really serious and decided enough to be a millionaire and wealthy in this business, nandyan po kami lagi. It's a joy in our heart, ladies and gentlemen, to inspire you, to protect you, to guide you, to teach you sa mga bagay-bagay na dapat mo matutunan para lumaki ang negosyo. And once again, isang session na naman ang nakalipas. This is your Coach Val de Jesus. Again, it's a joy in my heart to help you guys, to teach you guys. Okay, para palaki ng negosyo natin. Huwag kayong magsasawa na makinig sa negosyo po natin, sa trainings po natin, kasi ito po magpapalaki po sa inyo. Please stand.